mga nisisigaw natin sa kanilang lahat. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Parang ina ang ating bagong umaga, dahil nandito na si Bongo at si Sarah. Pilipinas ay muling magkakagana, dahil kayong dalawa ang aming muling pag-asa. Anak ng dalawang mahusay na pangulo, Marcos at Duterte lang ang dapat na mamuno. Kahit ilahin ang baba, taas pa rin ang tungo. Kahit pa yung iba, mali-mali pa ang tinuro. Sa kabataan, Marcos daw ay masama. Si Duterte mamamatay tao at walang hiya, pero di nagpa-apekto sa kumitong masama. Pilit ang hinihila, sila pa nagpakumbaba. Kasi paano sila yung tunay na makatao? Kaya mahal na mahal sila ng mga tao. At kay tatay bigong natama ang pagbabago, at ang ginawa ay nakapa ng mga tao. Kaya mamunok sa Pinas, kayo lang ang pupwede. Talino ng Marcos at tapang ng isang Duterte. Tara na, dito tayo sa pula at berde. Sama-sama tayong babangon sa pagkahilig. Magnanakaw sa bayan, pero lahat ng mga yun hindi napatunayan. Martial law ang lagi nilang mali na nakikita. Di ka naman napiktado nun kung di ka aktivista. Pero yung sa 44 at yung Mindola Massacre, na halos mabingi ka na sa putukan ng barel. Binaog na lang sa limot, asan ang hustisya? Ngayon sabihin nyo ano ang pagkakamali niya. Kung galit kayo kay Marcos ay panindigan nyo. Huwag na huwag nyong kukunin lahat ng 13 mag nyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng tubig tsaka kuryente na pineta lang ng pumalit na bobo. Presidente, yung proyektong nuklear na papakinabangan sana. Pero pinasara para Marcos di maalala. Yung Pilipinas na dating Tigris sa Asia ay naging iyaki na puting sabol nung nawala siya. Ngayon, heto tayo binubuli ng Kinoy. Sa sariling bansa ay tauhan lamang ang Pinoy. Ang ina, kung hindi dahil sa mga dilawan, hindi sana dyan nito ang ating kinalalagyan. Ang kapal pa ng mukha para muling kumandidato. Pero pasensya na, matalino na mga tao. Alam na namin kung sino tunay na may nagawa. Bilang presidente.